Karaniwang ibinibintang sa illegal na pagtutroso at climate change ang tindi ng epekto ng mga nagdaang bagyo gaya ng Sendong at Pablo sa Mindanao. Pero ayon sa isang NGO o non-government organization, sanhi rin daw ng matinding pagbaha at landslides ang paglawak ng mga oil palm plantations, bagay na itinanggi ng DNR o ng Department of Environment and Natural Resources. May report si Jun Veneracion. Sa nakalipas na 2 taon, nasaksihan ng mga taga Mindanao ang mga pinakamalalang bagyo at pagbaha, bagay na hindi pa naranasan sa kasaysayan ng buong isla. Nandiyan ang bagyong Sendong bago magtapos ang taong 2011 at ang bagyong Pablo sa katapusan naman ng 2012. Karaniwang ay sinisisi sa illegal na pagtutroso at climate change ang nangyari. Pero sabi ng Foundation for Philippine Environment, may iba pang dahilan, gaya ng mga oil palm plantations sa Mindanao. Lumalawak daw ang mga oil palm plantations sa Agusan Provinces, North Cotabato at Ligwasan Marsh. Habang dinadagdagan yung change in land uses, including yung palm oil, definitely it will also increase the vulnerability for flooding. Ipinuto ng Foundation for Philippine Environment ang unti-unting pananakop ng plantasyon ng oil palm sa bahagi ng Ligwasan Marsh. Dahil dito, lumiliit ang Ligwasan Marsh na nagsisilbing catch basin dapat ng Central Mindanao. Napapalitan na rin daw ng mga oil palm ang mga puno. Ang problema, mahina ang kapasidad ng mga oil palm na humigop ng tubig di gaya ng ordinaryong puno. Kaya panawagan nila sa gobyerno, itigil muna ang pagtatanim nito. Sana wake up all rin ng local government chief at government agencies na ibis na pagpatuloy mga ganitong klaseng investment at everything nila na Mindanao is already vulnerable. Hindi na namin nasabi na hindi kami binibisita ng bagyo, walang flooding because on the contrary, binabagyo ng Mindanao. Pero bakit nga ba marami ang lumilipat sa pagtatanim ng oil palm? Kita raw ang dahilan. Sa isang hektaryang oil palm halimbawa, 60,000 pesos ang pwedeng kitain, habang sa niyog, 20,000 pesos lang. Ginagamit ang palm oil sa paggawa ng cooking oil na karaniwang ina-export sa Malaysia. Many considered replacing their coconut palms with Malaysian oil palms because of the better profitability. Pero mali naman daw na isisi sa oil palm plantation ang mga pagbaha sa Mindanao. Matagal na rin nakatanim yan. Bakit ngayon lang binaha? So maraming marami kang matatanong na. Ang issue na malaki siguro yung mga isa pa, yung mga puno. Punong kawa mismo. Sabi ng Philippine Palm Oil Development Council, nasa 70,000 hectares lang ang kabuuang taniman nila sa buong bansa. 80% nito ay nasa Mindanao. Kumpara sa Indonesia na halos 8 million hectares, sa Malaysia 4 million hectares at 1 million hectares sa Thailand. Jun Veneracion, GMA News.